TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Paano naman po kami magkakarelasyon? Eh, magpinsan po kami. Hindi po mangyayari yun, no? At least sa'yo ko na mismo narinig yan. Ma, bakit nyo naman po naisip na may relasyon po kami ni Phil? May naramdaman kasi akong kakaiba sa inyong dalawa. Daisy, tandaan mo, mali ang makipagrelasyon sa pinsan mo. Lalo na kay Phil. Kahit kailan, hindi magiging tama ang isang mali. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapil nga po, maaari ba mula po sa Love Radio Manila? Yun. Ang DJ na may K, Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ po na may Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin ko solusyon. Isa ko pong dramahan. Isa ko pong yamutan. Kapag alaw na na, drama na. Nakakaloka naman yung intro natin, mama Tanya. Diyos me. May relasyon ba kayo ng pinsan mo? Grabe! Ay, parang mainit ang drama ngayon. Nakakatakot mag-advise. Ay. Advice. Absent pala si Christine Dera, wala po siya. Wait lang po, hindi niya kaya. Opo, ako lang po yung ano may niya. May sakit po, may sakit. Ako po yung ano clone, niya. Clone. Hindi. Ako po yung ano niya, ghost DJ. Ako po yung spokesperson. So kung ano po sasabihin ko, wag kayo maniniwala kasi hindi tama po talaga ako si Christine Dera. Grabe, pero... Playing safe. Bakit? Oo. Grabe ka, ganyan ka, tinatakasan mo. Ayan tayo. Paano eh. Paano na ako, di ako nalang matalino. Eh di, wow. Wow. Matalino pala si Christine Dera. Huwag ka mag-alala, makakarating sa kanya. Kasi nga, ako ang ghost DJ ngayon. Na, mukha ka namang aswang eh. Ayan tayo, we. Aswang na maganda. Ay, bakit kaya ganun ang drama natin? Eh, alamin muna natin kung ano yung quote natin ang pagbabasihan yan. Eto! Eto na. Ito na nga, kabisyo kapwa. Sabi dito, tanong pala dito, hindi sabi. Bakit ka papapasok sa isang relasyon na alam mong simula pa lamang ay isa ng malaking pagkakamali? Yun naman pala. Baka may relasyon yung magpinsan nga. Eh, baka lang. Basko po. Eh, nako. Ingat ka, baka makapagluto ka ng nilagang baka. Kakabaka mo. Yun pala yung joke. Yun eh. Uy, joke lang to. Ay, nako kapwa, mag-involve ka naman sa akin. Mag-react ka tungkol sa phone natin. Oo, i-text mo kami. Si Christine Dera, ang number niya, hindi ko sa ulo, kaya siya na lang. Eh, ang number ko po, ano ba yan, paulit-ulit na lang. Ganun talaga, ito naman, napaka... Joke lang! Joke lang ba? Oh, hindi nga, oy. Zero... Adik, 09... Nainom ako, nabulunan ako eh. Ito na, 0917-841-3951. Parang natula lang naman ho yung number ni Christine. 0917-841-3951. Pshung! 5-1. Kita niya, Chinita, 0915-287-8000. Tanya Chinita, 0915-287-8000. Bakit ganyan? Mas madali memorize yung number mo ka-azar. Hindi! Life is unfair na naman! Grabe, pati sa number, life is unfair. Grabe naman yung kabitera ng... Bakit para may hugot ka? Oo, grabe. Eto na... Alam niyo na kung paano mag-comment. Sa YesFM Manila Facebook at yes. Love Radio Manila. Alam niyo na. Correct. Tapos mag-VM kayo, 30 seconder lang dapat. Alam niyo na yan. Ano pa? Matalino yun. Tsaka sa Twitter, ang hashtag lang TLC TDS Interactive. Corrected by. Sabi nga dito, Mama Tanya, ang dami-dami ng reaction. Sa mga oras na ito, ang dami-dami na rin shares ng ating mga, ng wala ating eh, quote for today. 45,000 sa akin. Huh? Well, 47 sa akin eh. Wala ka pala eh. Kasi ikaw ng ilang minuto. Ayan tayo eh. Sabi dito ni Emel, iskriya mo,
Mahirap kasi talagang pigilan ng puso na magmahal. Madalas umiiyak na lang tayo kapag nasasaktan, pero ganun pa man, go pa rin, go, never say give up. Hanggang dumating yung punto na mapaiyak man uli tayo, ay dahil na sa tears of joy, dahil sa hindi pagsuko. Hashtag Team Kristan, hashtag ayun tayo eh. Happy third month, sorry, Team Kristan. Uy, third month. Kung ang, hindi nakakaalam, ano yung Kristan? Tanya, Christine Tanya. Tapos sabay pa natin, Aldab. Wala diba? Eh. Ano kung ang Aldab, nagsiselebrate na-untog sila. Ka? Diba? Hindi yung kamay ko lang yon. Kung ang Aldab, nagsiselebrate na kanilang second bansary. Tayo third. Nauna tayo ng isang buwan. Kaya sila nag-amansary-mansary na rin kasi nabalitaan nila. Ayan tayo eh. Sabi sa Yes FM Manila Facebook, sabi ni Joji Mosumo. Oy, si Joji. Hi cute Tanya. Thank you. Minsan po kasi kahit alam ng mali, eh kung doon naman po sila kasi masaya, hayaan na natin silang kung maligaya sila doon. Go lang sila ng go. Eh hindi naman po kami nagagalit. Sila ho yun. Nagpapaliwanag lang. Sabi naman dito ni Golu Zetrok Jenny, kasi ang puso, hindi pwedeng diktahan kung sino ang dapat mong mahalin. Ganun ba yun? Sabi naman ni Chinchina, last online 3 minutes ago sa Viber, mali na nga gagawin mo pa! High blood? Huwag kang magpakatanga dahil sa bandang huli. Talsiklaway ko eh. At kalma, ikaw din ang masasaktan. Kung ayaw mo ng karma, gumawa ka ng tama para hayahayang buhay. Pabati po naman mga ka-office mate ko dito sa V-House. Salamat po from Chin Chin. Sabi naman dito, good afternoon po, Miss Christine Dera. Tama po, alam mo namang mali. Bakit mo papapasukin? Kaya nga. Implema. Napaka-desperada naman po. He, he, he. Parang pastillas ba yan? Wala ako sinasabi. Wala rin ako sinabi. Baka magulo dyan. Grabe. Pakigreet naman po yung staff ng Unisilver Time, Warren Grace Mariel. Lagi yan, Eugene no? Grace, katawa lagi naman po namin inaabangan ng TLC drama ninyo. Roderick po ito ng Unisilver Time. Ayan tayo eh. Grabe. Ang sisipag ng mga to ha, iba-ibang number ang gamit ha. Nakakarating na relo sa akin. Wala nga. Sabi ni Ate Janelle Liris Cold. Liris Cold. Good morning, Mama Tanya. Masarap po kasi ang mali kasi mahal mo. Pero sana mag-isip ka doon pag may time. Sabi naman dito sa Viber pa rin. Mm-hmm. Sabi dito, hello Miss Kay, depende po minsan kasi doon mo nakikita at nararamdaman yung pagmamahal at pagpapahalaga na hindi mo nararanasan sa partner mo. Pakibati naman po kay Michael na nakikinig din po sa inyo, alam na niya kung sino siya. Sabi ni JB. May nag-text dito. Oh. Lagi na lang FB, lagi na lang Viber, lagi na lang VM. Kayo ha, hindi niyo binabasa text ko. Wow! Sabi niya, sige, basahin natin. Sino yan? Ito to. Kasi, kaya po mali, kasi alam mo na rin na dun ka magiging masaya at umaasa kasi sa bandang huli, eh, maitatama mo din ito. Gandang hapon, Tanya, yung challenge ko sa'yo, pabati ako, ako mismo. Wala namang pangalan. Paano kaya yun? Tapos magagalit pag di ko binate. Oh, kalma. Teka, hahanapin ko yung sa pampakalma mo. Sa history. Wala talaga. Wala, eh, paano kaya? Akala niya nakasave? Ano, kolo-close? Mainit ulap! Teka lang. Hanapin ko kasi baka magtampo eh. Oh. Si Way Garcia po ng Tarlac City. Uy, Way Garcia, yeah. Hindi lang naman ikaw ang anak ng Diyos. Huwag ka na magalit dyan. Oo, kami pamangkin. Ayun tayo eh. Sabi naman dito, hi Miss Christine Dera, pakibati naman po yung mga nakikinig dito sa NJ Store. Yeah, Mio's Pizza sa Talipapa, Tenejero, Candaba, Pampanga. Ikaw ang palaging pinakikinggan tuwing hapon at aliw na aliw ang mga tao dito sa program mo. We love you so much. Mama Tanya, nakakatuwa kahapon. Bakit? Wala pa ba? Excited? Wow! Tingnan lang tayo. O diba? Kandi kasi may nag-share ng picture kahapon ng mga tricycle driver na nakikinig sila ng TLC pag ganitong oras. Talaga? Oo, hindi ko lang na-save yung pangalan eh, pero naaliw talaga. Pinouse mo yan? Hindi pa. Nag-comment lang sila doon. Nakakatuwa yung mga driver dito, nakikinig ganyan. Bukod sa naka-Aldab, naka-Kristan. O, yan tayo eh. Alam mo yun, sabi pa niya, yung mga drivers dito, may mga sambot-sari daw silang reaction. Uy, salamat po. Salamat po sa mga toda-toda dyan. Thank you. Toda pa si more. Leonard Mendoza, pakinggan natin ang VM niya. Leonard. Yun. Hello, Mama Tanya. Hello, soundcheck. Magandang hapon. Sino yung nagsabi na hayaan na sila kung saan sila masaya? Oh. Ang bobo-bobo naman yun. Tupo. Magpinsan yun, hindi sila magjowa. Magpinsan sila, bawal yun, bawal. Bawal po yun. Yun po ang tinatawag na bawal na pag-ibig. Wala pa makabit ka na, wag ka lang.
pumatol sa pinsan mo para hayay ang buhay. Teka lang ha. Galit. Wala pa nga drama eh. Intro pa lang yan ha. Yan ang gusto ko. Mga ganyang comment. Mamataya. Intro pa lang yan. Intro affected lang yan. Na sila. Ayan tayo eh. Eto naman si Melanie. Very good, Leonardo. Gusto kong dalihan eh. Si Melanie Gonzalez. Pasok. Hi, Miss. Miss ano? Christenbera, ang masasabi ko lang kayo, kundi naman sa pag-ibig, walang bawal-bawal, kaya yung iba talagang nagiging martyr na, basta kahit mali, papasukin nila. Kaya naman, ang pagdang sa dulo, nagkakagulo-gulo. Pabati nga pala sa Barangay Merador, Northern Samar. Binabati ko kayong lahat dyan. Kamusta kayo? At pabati sa asawa ko si Melanie Gonzalez. Wow! Thank you, Northern Samar! Hello po sa mga taga-dyaan. Hello po. Ate Tanya, maganda ba si Ate Christenbera? Sabi ni Faith Nakario. Sobra! Mana sa akin, alam nyo na ha. Ayan tayo eh. Ang mga bibida, kayo kaya hi Wednesday, si Daisy. Daisy Ocho. Daisy Nguyen. Rakitera ng Love Radio Manila. Si Phil Diego Bandido ng Love Radio Manila. Ilang mother na ikabari sa Love Radio Manila. At si Karen po. Shaitisay ng Love Radio Manila. Eto ang kwento ni Daisy dito yan sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Shhh! Huwag nang mang bobo dyan. Bad joke. Kalma muna, kalma. Aba, sino kaya itong tumatawag? Masagot nga. Hello? Insan! Si Phil to. Yung chatmate mo sa Facebook. Ay, ikaw pala, Phil! Buti naman at napatawag ka. Ano nang balita? Eto, ayos lang naman ako. Napatawag ako sa'yo kasi, alam mo na, namimiss kita, Insan. Namimiss ka dyan. Ewan! Alam mo, Phil, hindi pa rin talaga ako makapaniwalang magpinsan tayong dalawa. Matagal na kasi tayong hindi nagkita, kaya hindi mo na ako matandaan. Mga bata pa kasi tayo nung lumipat kami sa probinsya. Kaya naman kita hinanap sa Facebook kasi sabi ni Mama, hanapin ko raw sa Facebook yung mga magulang mo. At yun nga, ikaw ang nahanap ko. Nga pala, Daisy, bala kong lumuwas papuntang Maynila para mag-aral. Kaya magkikita na tayong dalawa. Talaga? Naku, excited na ako. Uy, basta Insan ha, sabihin mo sa akin kung kailan ka luluwas ng Maynila ha, para makapag-prepare ako. Buti naman, Phil, at napagpasyahan ng mga magulang mo na dito ka na mag-aral sa Maynila. Oo nga po. Buti po, Tita Lina, at pinatuloy po ninyo ako dito sa bahay nyo. Imbis na mag-dorm ka pa, dito ka na lang tumira para menos gasto sa mga magulang mo. Salamat po, Tita. Si Daisy po. Nasa itaas. Teka, tatawagin ko lang. Daisy? Daisy! Bumaba ka dito! Nandito ang pinsan mong si Phil. Opo, Ma. Bababa na po ako. Phil! Oh, Daisy! Nagkita na rin tayo sa wakas. Buti at napasyal ka sa amin. Daisy, anak. Dito muna titira ang pinsan mo habang nag-aaral siya dito sa Maynila, ha? Talaga po? E di ayos! Nasaan na kaya si Phil? Anong oras kaya siya darating dito? Kanina pa ako naghihintay. Sana dumating na siya. Daisy! Sorry, I'm late ha. Okay lang yun. At least dumating ka. Oops! Insan, kung inspeksyonin mo ako, para akong karning ini-inspeksyon ng matadero. I hope, pasado naman ako sa taste mo. Sira. Hanggang ngayon pa rin ba, hindi ka pa rin naniniwala na magpinsan tayo? Masyado ka kasing gwapo para maging pinsan ko lang, no? Type mo ako, no? Ba't naman kita magiging type? Eh, pinsang buo kita, no? Insas kaya yun? Talaga? Hindi mo ako type?
Eh, bakit mo sinabi sa akin dati sa chat? Kung hindi mo lang ako pinsan eh, baka ginawa mo na akong boyfriend. Umamin ka, Daisy. Crush mo ako, no? Ewan ko sa'yo. Sana hindi na lang tayo magpinsan, ano? Huh? Bakit naman? Para pwedeng maging tayo. Phil! Karen? Anong ginagawa mo dito sa Maynila? Siyempre, nag-aaral. Anyway, wow ha, ang astig ng forma natin. Di kasi nag-uniform sa eskwela kung pinapasukan ko. Nga pala, kumusta ka na, Karen? Long time no see. I'm fine lang naman. Eh, ikaw? Ayos lang din. Nga pala, Karen, may boyfriend ka na ba? Ay, wala. Hindi na ako nagkaroon ng boyfriend after ng breakup nating dalawa. Eh, ikaw, don't tell me, loveless ka pa rin. Eto, single pa rin, just like you. You know what, Phil? Na-miss kita. I'm really glad na nagkita tayo dito sa Manila. Can we be friends? Sure. Oh, anak. Buti at bumangon ka na. Ang tagal mo ding natulog, ha? Napuyat po kasi ako sa sobrang dami ng projects na tinapos ko. Ma, si Phil po. Ah, umalis na si Phil. Kanina pa. Ha? Bakit daw po siya umalis na maaga? Eh, Sabado po ngayon, oh. May date daw sila ni Karen ngayon. Ex-girlfriend niya ata. Mukhang nagkabalikan na silang dalawa. Ho? Bakit ganitong nararamdaman ko? Hindi naman dapat ako magalit kay Phil na kasama niyang Karen na yun. You know, bakit parang nagsiselos ako? Ano kaya itong nararamdaman ko? Di kaya nagsiselos ako kasi mahal ko na si Phil? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng mahalin si Phil. Hindi ko pwedeng mahalin ang sarili kong pinsan. Daisy, napapansin ko. Kanina mo pa ako hindi kinikibo. May problema ba? Tell me. Hindi ako sanay. Nagkabalikan na ba kayo ni Karen? Ha? Magkaibigan lang kami ni Karen. Talaga? Teka, huwag mong sabihin sa akin, pinagseselosan mo si Karen. Huwag ka nang magselos kay Karen. Kaibigan ko lang siya. Maniwala ka sa akin. Ba't naman ako magsiselos? Wala namang dahilan para magselos ako, no? Hindi ako manhid. Nararamdaman kong nagsiselos ka. Anong kalukuhan to, Phil? Hindi ako nagsiselos. Kasi una sa lahat, ano namang dahilan ko para magselos ako? Di naman kita boyfriend. At saka, magpinsan tayo, di ba? Kahit minsan, hindi naman pumasok sa isip ko na makipagrelasyon sa kadugo ko. Talaga, Daisy? Hindi ka ba nandidiri dyan sa iniisip mo? Dapat akong nagtatanong yan sa'yo. Tanggi ka ng tanggi na wala kang gusto sa akin. Pero iba naman yung pinapakita ng kilos mo. Ano, Daisy? Umamin ka. May gusto ka sa akin, di ba? Okay, fine. Gusto kita. In love ako sa'yo. Ano? Masaya ka na? Daisy? Oo, Phil. Mahal kita. Masaya ako kapag kasama kita. Ikaw ang kumukumpleto ng araw ko. Alam kong mali ito pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ikaw ang pinapantasya ko sa mga panaginip ko. Ikaw palagi ang kasakasama ko. Niyayakap. Hinahalikan.
Para akong baliw. Dahil sa kakaisip sa'yo. Oo, Phil. Nagsiselos ako kapag may kasama kang ibang babae. Ang gusto ko, ako ang babaeng kasama mo. Wala nang iba. At least, nagpakatotoo ka na. Okay lang yan, Daisy. Oh, huwag ka nang umiyak. Ano? Pagkatapos ba nito lalayuan mo na ako. All night long, all day through, how I long for your kiss. I love you, how I do, yet you don't know I'm missed. There's somebody who failed you before we have met. Why here are still around you, I have to forget. Forbidden love, forbidden lips, can't even touch your fingertips. Forbidden smile, forbidden face, your love is so. Karen, mahal kita. Matagal ko nang gustong makipagbalikan sa'yo. Kaso, nahihiya ako. Pero ngayon, hindi ko na talaga matiis. Karen, please. Tanggapin mo uli ako. Magsimula uli tayong dalawa. Phil, I'm sorry. Karen. Sorry, pero hanggang friends na lang talaga tayo. Bakit, Karen? Kulang pa ba yung mga ginagawa ko para sa'yo? Pinatunayan ko naman sa'yo na mahal kita, di ba? Oo. Kaso, Phil, ayoko nang balikan pang nakaraan. Minsan na tayo nagkamali, kaya tama na. Karen, nagbago na ako. Hindi na ako yung dating Phil na nananakit sa'yo. Please, Karen, give me a second chance. I'm sorry, Phil, but I'm in love with someone else. Phil? Phil? Gising ka pa ba? Phil? Oh. Bakit, Daisy? Anong kailangan mo? Teka. Namumula ang mga mata mo, ha? Umiiyak ka? Wala ka nang pakialam doon. Ano? Ano bang kailangan mo? Hindi ako makatulog, eh. Kaya ka ba umiiyak dahil kay Karen? Ayaw na makipagbalikan sa akin ni Karen, Daisy. Ang sakit. Mahal na mahal ko si Karen, pero binabaliwalahan niya lang ako. Huwag ka nang umiyak. Huwag mong sayangin ang luha mo sa kanya, Phil. Kung hindi ka kayang mahalin ni Karen, nandito naman ako para mahalin ka eh. Pero, Daisy. Fear? Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Teka, pero magpinsan tayo. Eh, ano ngayon kung magpinsan tayo? Daisy, mali ito. Kung mali ito, bakit hinayaan ng tadhana na mahalin kita? Phil, wala akong pakialam kahit na magpinsan pa tayo. Basta alam ko sa sarili ko na mahal kita. Pero Daisy, forbidden love, forbidden lips, can't even touch your fingertips. Forbidden smile, forbidden face, your love is so. Daisy,
Lumabas ka na ng kwarto ko. Baka magising yung mama mo at maabutan tayong ganito. Phil, kalimutan mo na si Karin. Daisy, hindi naman si Karin yung iniiyakan ko. Huwag mong sabihin sa akin na iniiyakan mo yung nangyari sa atin. Phil, walang masama sa ginawa natin. Anong wala, Daisy? Wala. Magpinsan tayo. Nagsiping tayo kahit magpinsang buo tayo. Hindi ka pa nandidiri sa ginawa natin, ha? Bakit? Nandiri ka ba sa ginawa natin? Oo, Daisy. Alam kong nagustuhan mo rin yung ginawa natin. Nakukonsensa kasi ako. Phil, total naman nangyari na to. Bakit hindi na lang natin gawing official yung relationship natin? Ano mo makukuha ang sabihin yan sa akin, ha? Malitong kinagawa natin. At saka ano sabi mo? Gusto mong magkaroon tayo ng relasyon? Bakit ka papapasok sa isang relasyon na alam mo sa simula pa lang isa ng malaking pagkakamali, ha? Huwag ka nga ang hipokrito, Phil. Hindi ka magpapadala sa tukso kung hindi mo rin to gusto. Forbidden grace. Daisy, anak, nag-away ba kayo ni Phil? Ha? Hindi po. Bakit niyo naman po naisip na nag-away kami? Eh, napapansin ko kasi hindi kayo nagkikibo ang dalawa. Lalo na nung umalis siya kanina. Ano, may tampuhan ba kayo? Wala po, ma. Baka lang po busy masyado si Phil sa pag-aaral niya. Anak, magtapat ka nga sa akin. May relasyon ba kayo ni Phil? Ha? Manaman. Paano naman po kami magkakarelasyon? Eh, magpinsan po kami. Hindi po mangyayari yun, no? At least sa'yo ko na mismo narinig yan. Ma, bakit nyo naman po naisip na may relasyon po kami ni Phil? Wala lang. May naramdaman kasi akong kakaiba sa inyong dalawa. Daisy, tandaan mo, mali ang makipagrelasyon sa pinsan mo, lalo na kay Phil. Kahit kailan, hindi magiging tama ang isang mali. Sa akin. Bakit kaya ang sama ng pakiramdam ko ngayon? Kanina pa ako parang nasusuka. Tapos, nahihilo rin ako. Hindi naman siguro to dahil sa nakain ko kaninang tanghali. Hindi kaya buntis ako? Sigurado ka na ba sa desisyon mong mag-boarding house na lang, Phil? Opo, tita. Pwede ko bang malaman kung bakit bigla mo na lang yatang naisipang mag-boarding house? Nag-away ba kayo ng anak ko? Hindi naman po. Kung ganon, eh bakit ka aalis ng bahay? Personal na desisyon ko na po, tita. Ayoko na rin po kasi maging dagdag pa sa mga alalahanin ninyo. At saka, tita, gusto ko rin po kasing maranasan kung paano talagang maging independent. Sigurado ka na ba talagang wala kayong tampuhan ng anak ko? Wala po, tita. Mabait po si Daisy. Mabuti naman kung ganun, Phil. Pero, may tatanong ako. Wala ba talaga kayong relasyon ni Daisy? Ha? Naku po. Wala po. Wala po, tita. Phil, tatapating na kita. May napapansin kasi yung kakaibang kilos sa inyo ng anak ko. Kaya kung may relasyon kayo,
at tinatago nyo lang sa akin. Please lang, itigil nyo na agad. Mabuti na rin yung lumayo ka sa anak ko. Kasi kapag nanatili ka pa dito, baka tuluyang magkaroon kayo ng relasyon. Ha? Ay, naku, wala po, tita. Phil, bakit ka naman umalis ng bahay? Namimiss na kita. Please, Phil, bumalik ka na. Hindi ko kakayanin na wala ka. Si Phil. Hello, Phil. Bakit ba ngayon ka lang tumawag? At bakit hindi mo sinasagot yung mga text at personal message ko sa'yo sa Facebook? Ano bang nangyayari ha, Phil? Sorry, Daisy ha. Itigil na natin to. Itigil na natin kung anong namamagitan sa ating dalawa. Pero bakit? Sabi mo sa akin, mahal mo ko. Oo. Mahal kita, Daisy. Pero bilang pinsan lang. Bilang kaibigan. I just realized na mali itong ginagawa natin. Phil naman. Huwag mo namang gawin sa akin to. Please. Nagmamakaaway na ako sa'yo. Huwag mo iwanan. Phil, mahal naman kita. Huwag mo naman ako iwanan. Kasi baka ikamatay ko. Forbidden love, forbidden lips, can't even touch your fingertips. Eto, bumili na ako ng pregnancy test kit para malaman kung buntis nga ba talaga ako. Konting patak lang ng inhi ko. Ayan. Diyos ko. Huwag sanang positive. Oh my God. Dalawang guhit ang lumabas. Ibig sabihin, muntis ako. Diyos ka! Namuntis ako ni Phil. Paano ko masasabihin kay Mama na buntis ako? Kapag nalaman niyang nabuntis ako, at si Phil ang ama, sigurado, magagalit sa akin si Mama. Lord, please. Tulungan niyo po ako. Daisy, anak, pwede ba tayong mag-usap? Opo naman. Ano pong pag-uusapan natin? Maipagtatapat sana ako sa'yo. Tungkol sa totoong pagkatao mo at ni Phil. Bakit po, Ma? Matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Anak, hindi ka talaga anak ng tatay mo. Anak kita sa ibang lalaki. Ma? Dalaga pa lang ako nung Daisy. Kaibigan ko yung tatay ni Phil na si Resty. Close kaming dalawa. Pero hindi namin in-expect na mauuwi sa pagmamahalan ng lahat. Hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon. At nagbunga yun, anak. Huwag niyong sabihin sa akin, Ma.
Ikaw yung naging bunga ng pagmamahala namin ni Resty, anak. Pero hindi kami nagkatuluyan ni Resty kasi noong mga oras na yun, ikakasal na siya sa kapatid ko, si Tita Mabel mo. Kaya nagdesisyon kami ni Resty na itigil ang lahat. Siyempo namang lihim akong minamahal ng tatay mo. Kaya naisip kong gawin na lang siyang panakit butas. Diyos ko po. At tatlo lang ang nakakaalam ng totoo, anak. Ako, si Resty, at ang tatay mo. Ang alam naman ng Tita Mabel mo eh. Anak ka talaga ng tatay mo. Mama! Daisy! Anak! Hindi mo pinsan si Phil. Kapatid mo siya. Diyos ko mo! Bakit niyo po hinayaang mangyari sa akin to? Ano bang kasihanan ko sa inyo at hinayaan niyo ako ma-in love sa sarili kong kapat? Diyos ko! Bakit niyo po ginagawa sa akin to? Bakit? Gusto ko nang mamatay! Gusto ko nang mamatay! Maglalaslasan lang ako ng pulso para matapos na itong paghihirap ko! Daisy? Anong ginagawa mo dito, Phil? Daisy, bakit ba nagtangka ka magpakamatay, ha? Ano ba sa tingin mo yung ginawa mo? Gusto ko nang mamatay, Phil. Gusto ko nang mamatay. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Daisy. Kung sakaling natuluyan ka dun sa ginawa mo. Phil, buntis ako. Ano? Diyos ko po, hindi mo pwede to. Hindi mo pwede to. May kailangan kang malaman. Ang alin? Ang katotohanan, kapatid kita, hindi pinsana. Alam mo na pala. Ngayon lang inamin sa akin ni Papa ang totoo. Sorry kung nilapastangan kita. Ako ang dapat humingi ng sorry. Kasalanan ko ang lahat. Inakit kita. Ako ang gumawa ng paraan para makuha kita. Nakakahiya. Nahihiya ako at nadidiri sa sarili ko kasi nakipagtalik ako sa sarili ko, kapatid! Ano?
Paano na tayo, Phil? Paano nang magiging anak natin? Malaking kahihiyan ang naghihintay sa ating tatlong. Kaya hindi mo ako masisisi kung gusto ko nang mamatay. Phil, please, inido na ako. Paglabas ko dito sa ospital, itutuloy ko ulit ang pagpapakamatay. Sasama ka ba sa akin? Sige. Sige. Sasama ako sa'yo. Forbidden love, forbidden lips, can't even touch your fingertips. Forbidden smile, forbidden face, your love is such forbidden grace. Forbidden love, forbidden lips, can't even touch your fingertips. And touch your fingertips. Forbidden smile, forbidden face, your love is such forbidden grace. TLC, the drama special, interactive. Involve ka dito. Tayo mga Pilipino, napakahilig ho nating idepende ang desisyon natin sa buhay doon sa sasabihin ng ibang tao. Magpapalaglag ako kasi hindi ko kaya kapag pinag-usapan ako ng kapitbahay. Magpapakamatay ako kasi sasabihin nila malandi ako. Bakit? Kapag ba ikaw ay nagpakamatay, hindi ka ba pag-uusapan? Oo nga, mas maigi kasi hindi mo na maririnig o makikita yung mga comments nila tungkol sa'yo. Pero hindi mo ba naisip, kapwa, na kapag namatay ka, ang pagbubunto na naman ng usap-usapan at chismis eh yung magulang mo, yung nanay mo. Hindi ka ba naaawa sa nanay mo kapag sa kanya lahat napunta ang chismis at sisi? Ano, ikaw nakaligtas tapos yung nanay mo naman ang magdudusa? Ano kang klaseng anak? Paano kung hindi niya rin makaya yung usap-usapan pag namatay ka tapos siya naman ang magpakamatay? Ano, masaya ka na? Oo kapwa, mahirap talaga hong tanggapin yung consequences ng kasalanan eh. Kapag pinag-usapan ka ng mga tao, mahirap talaga yon. Pero katulad ho ng mga nakalipas na nakwento sa nakaraan, sa history, nabubura din at natatapos din ho ang usap-usapan ng chismis. Hindi ho yan long term. Eh bakit? Alam nyo bang magkapatid kayo nung umpisa? Hindi naman. Diba? Hanapin nyo pa rin ng konti, kahit konting positive reason para ituloy ang buhay. Eh di huwag kayo magsama. Hindi naman kailangan magsama eh. At walang ibang solusyon dyan ho kundi buhayin yung bata at buhayin yung mga sarili nyo. Alagaan at palakihin siya nung normal. Yung mga kapitbahay na yan, hanggang comment lang naman ho mga yan, diba? Hanggang salita lang yan, pero kapag sa buhay na nila yan nangyari, tingnan nyo ho, hindi rin nila alam ang gagawin nila. Magagaling lang yung mga tao talaga sa comment, pero pag sa buhay na ho nila, pag sa anak na nila nangyari, wala rin ho yung mga yan. Kaya sa mga nakakaranas ng problema sa mga pagkakataong ito, kung pakiramdam mo kapwa, wala na talagang solusyon sa mga pagkakataong ito, edi wag mo munang solusyonan. Hayaan nyo lang muna. Minsan ho ang problema, nasosolve niya yan ng sarili niya, mag-isa lang siya. Above all, mahalin po ang buhay. Dahil maraming Pilipino, maraming tao lumalaban para mabuhay, nakikipaglaban sa kamatayan. Swerte ka kasi marami ka pang tsansa.
kinaloloka na buang natulala nga sa mga naging tagpo ng kwento po natin today. OMG, as in, oh my goodness, what is happening? Is this really happening? Kakaloka, di ba? Kamong duha ha, feel Daisy, pagpirmidyod mong duha ha, tigil-tigilan nyo yung mga binabalak nyo. Nako, pagkukuratin ko yung tutot nyo, umayos kayo. Hindi po solusyon ang pagkitil ng buhay para lang sa tingin ninyo ay matatapos na o matapos na ang problemang kinakaharap ninyo. Aba, hindi lang naman buhay nyo ang kikitilin ninyo eh, kundi pati ang inosenteng buhay na nasa tiyan mo ngayon, Daisy. At kaya nga na nasabi ni Mama Tanya Chinita, pwede mag-domino effect yan kapag hindi nakayanan ng nanay nyo o ng magulang nyo yung mga chismis ng mga kapitbahay, baka sila pati sila magpakamatay dahil sa kagagawa ninyo. Oo, mali na kung mali at isa na siyang napakalaking kahihiyan. Pero again, hindi po maitatama ng mali ang isa pang mali. Matapos man ang problema ninyo sa mundong ito, pero papapasukin kaya kayo ni Lord sa taas? Ay, asa pa ka mo? So stop. Please stop. Hindi po solusyon ang pagpapakamatay para lang sa tingin ninyo eh mamatay rin ang issue. Just a lesson learned na lang na ganun. Lesson learned na sige, real talk, habang buhay inyong pagsisisihan yan, pero nandyan na yan eh. Huwag nyo natalikuran. Kung ganyang hindi nyo na alam ang gagawin ninyo, tandaan, hindi kayo nag-iisa. Nandyan ang magulang nyo. The best thing na gawin ninyo, kausapin nyo yung magulang nyo. Hayaan nyo silang tulungan kayo. Hayaan nyo silang maging magulang sa inyo. Yes, siguradong makakarinig kayo ng masasakit na salita mula sa kanila. Katulad, pero yan ang resulta na naging kapusukan yung dalawe. So tanggapin na lang, humingi ng patawad at humingi ng guidance mula sa kanila. Kung kailangan na kayo'y paglayuin, edi go! Basta huwag nyo lang sasayangin ang buhay nyo dahil lang sa pagkakamaling nagawa ninyo. Kung natatakot kayo sa mga sasabihin ng ibang tao na mga chismosang kapitbahay, aba, mas matakot kayo sa Diyos. Siya lang po ang may karapatang kumitil ng ating buhay. Siya lang. And hopefully, sa story po natin ngayon, kapag sinabing pinsan, hanggang pinsan lang. Know your boundaries. Sa iba ka na lumande, sa iba ka na magpakamot. Huwag mo nang gawing complicated ang buhay mo. Ang hirap kasi sa atin, ayos naman yung buhay natin, tayo lang din naman ang nagpapakritikal. Huwag na po tayo humanap ng problema kung wala namang problema. At ito namang si Daisy, minsan mo nang dinala si Phil sa kasalanan, dadalhin mo na naman siya sa isang malaking kahangalan. Eh kung saktan kaya kita dyan? Beast mode! Hinga-hinga! Beast mode! Oh, sabi ni Blank Survivor, Miss Tanya, ako din po, gusto ko na din pong magpakamatay dahil po sa sobrang hirap po na sitwasyon ko nangyayari sa akin ngayon dahil sa partner ko, si Mr. Right po ito ng Taiwan. Ganun po pala pag nagmamahal, talagang nasasaktan. Oh, kaya mo yan, kuya. Oo! Mm-hmm. Sabi ko nga kanina, may pinausa ko kaninang umaga, pang pag-good vibes lamang. Mm-hmm. Pagsubok lamang yan. Kaya nga pagsubok, ibig sabihin, sinusubukan ka lang ni Lord. Ibig sabihin, may pinagdadaanan kang problema ngayon. Ibig sabihin, daanan mo lang yan, huwag mong tambayan. Marami pang solusyon dyan. Oo, sa ngayon, wala kang naiisip na solusyon, pero time will come, darating yung solusyon na hindi mo inaasahan, di ba? Sabi nga, kaya nga, di ba, yung problema, sometimes, nasosolve yan by its own eh. Yes! Di ba? Kasi yan ang law ng nature. Yes. Kahit wala, yung puno, kahit namatay yan, di ba, may magugulat ka isang araw, tutubo na lang, may sisibol. Kasi nature. Correct. Pusa, may nangyayari, may cycle na nangyayari sa mundo kahit wala tayong gawin. May mga bagay talaga sa kabisyo kapwa sa mundo na hindi natin kontrolado. Mm-hmm. Na kahit anong hanap natin ng solusyon, hindi, wala talaga. Yes. Kasi parang ano lang yung mamataya niya, kung hindi uukol, hindi bubukol. Ganun lang din at yun. At tinuturuan tayo dito na
Hindi lang dapat iasa lagi sa talino, sa magaling talino natin. Minsan kailangan talaga divine ang kailangan, eh, di ba? Oo. Hindi lang hindi porke parang problema ko to, ako lang magsusolusyon ito. Hindi eh. Minsan kailangan natin ng someone to cry on, shoulder to cry on, someone na pwedeng dumagok sa atin para iparealize na mali tayo. Hindi po tayo perfect. Huwag po tayo masyadong magaling na problema ko to, ako lang magsosolve nito. Huwag po ganun, ha? Kaya yan. Kaya yung mga sasabihin ng tao, hayaan nyo ho sila. Correct! Yung mga yan, ganyan lang, magaling sa ganyan yan, magaling sa chismis. Tingnan nyo kapag sa kanila nangyari, mga anak nila na buntis. Correct. Ano, nga sila, di ba? Wala silang matutulong, kundi ngak-ngak lang talaga. Hayaan mo yung sasabihin ng iba. Ano mahalaga lang, yung pamilya nyo. Correct. Buhay mo yan. Walang pakialam ang ibang tao. O sige, magsabi sila, magsalita sila. It defines them, hindi yan nagde-define sa'yo. Sabi nga dito ng isa nating kabisyo, pero hindi ko na siya papangalanan kasi nag-private message lang siya. Sabi niya, I was a victim of this forbidden love back then. Lucky I am, I was able to survive. So much learning along the way. But yeah, I am happy and single now. Life is too short, so stay away from conflicts. Pero nakakaloka ang magkapatid. O, diba? Nakakaloka talaga. Grabe eh. Po. Akala ko okay na yung magpinsan eh. Bigla magkapatid pa pala. Yun grabe. The revelation. Talaga, hashtag the revelation. Sabi nga ni Glenn Mark na online ngayon sa Viber, Miss Tanya, nakakatindig, balahibo po ang kwento ngayon. Mabait nga si Daisy, anlandi naman. Hoo! Ay! Apuwi! Ano yung kaya yun? Malay! Sabi dito, sus ko po! Sasihin ba naman ang Diyos sa kalandian niyang Daisy na yan? Buiset! J po ng Lipa. Diba? Bakit sinisipa si Lord? Siya naman yung lumandi. Siya pa nga nagyaya eh. Nakakaloka itong batang to. Ano ibig sabihin nito? Sabi ni Joy sa Viber, Miss Tanya, pag tinamaan ka ng utog, di mo mapipigilan. Utugin mo kahit sino dyan. Ano yun? Libog. Lagi sinasabi ni Totoy ba to? Hindi mo alam? Pala, yung ba yun? Palautong. Ay, malay ko yun root word nun. Malay ko ba? yun. Grabe. Sorry. Pero huwag naman ganun. Sabi dito sa Viber ni Len Karig Merilo of Kuwait, Kusor. Sa mga Muslim po, legal ang first cousin. Sila ay magpakasal. Pero sa mga Kristiyano, bawal sa atin. Kaya kung hindi pwede maging mali ang tama, pwede namang itama ang mali. Oh. Sabi ng nag-PM din, di ko na rin sasabihin, ganyan din po nangyari sa ex ko. Tatay ng anak ko, hindi nga lang sila nagpakamatay. Pero hanggang ngayon magjowa sila, pero hindi alam ng family nila. Ganda ng topic po. O, diba? Huwag mong magpakamatay. Oo, nakakahiya. Sige na, nandun na tayo. Real talk, nakakahiya siya. Huwag yung pagpatuloy yung relasyon. Pero yung bata ho, walang hong kamalay-malay yun. Gusto niya rin ba yung nangyari? O, diba? Gusto pa niyang ma-experience yung mundo. Tapos ipagdadamot niyo yung ipa-experience sa kanya yung mundo. Ayaw niya ipa-experience sa kanya yung pollution. Kung makakapagsa... Oo, tama. Ayaw niya ipa-experience. Yung amoy ng Manila Bay. Ayaw niya ipa-experience sa kanya yung maduming tubig ng Maynila. Tama. Yung mala glue. Di ba? mala Elmer's glue. O, di ba? Napakadamot nyo. Ayaw nyo ipa-experience sa kanila yung mahal na tuition fee. Grabe kayo. Sabi dito sa Viber ng mga taga PC Green Sukat, magmahal ng tama, yan ang dapat. Ang buhay natin ay bigay ng Diyos, hindi pagmamay-ari natin. Kapag nagpakamatay ka, diretso ka ng impyerno. Lahat ng problema may solusyon. Hindi ka magkakaroon ng problema kung hindi kayang masolusyonan. Prayer is powerful. Humingi ka lang ng tulong sa Diyos. Pakibati naman po mga taga PC Green Sukat from Pemia. Uy, maganda sinabi niya. Thank you. Oh, thank you. Salamat sa ano insights yan? Mo. Pinagsama-samang brains ng mga taga PC Green. Ang bagad ito. Ito ang bag ko, friend. Ito ang bag ko. Isulat mo lahat. Friend, yan. Edit mo to, friend. Pangit to, friend. Huwag ka na sumali. Pangit yung sa'yo. May brainstorm. Nag-brainstorming na agad-agad. May isa pa. Friend, huwag ka magulo. Epal ka lang. Matulog ka lang. Sabi ni MJ na online ngayon sa Viber. Putik! Hindi si Phil ang nagbuntis sa'yo, malanding haliparot. Ikaw nagbuntis sa sarili mo. Daughter like mother, ha? Okay lang yun, Daisy. Ganyan talaga ang Game of Thrones. Mamamatay siya sa kalandian. Kakainis caps lock para intense. Yan ang problema sa lihim-lihim, eh. Ang okay kasi mga secrets. Galit na galit. Alam mo kung bakit na-relate niya yung Game of Thrones? Meron kasing ganun sa Game of Thrones. Merong parang magkapatid sila, pero ikaanak sila para lang yung reign ng pagkahari. Ma-maintain nila sa lahi nila. Correct. Sabi dito ni Mommy,
Mommy lang yung Viber name niya. Sige. Bakit mo iintindi na sasabihin ng iba? Hindi nila alam kung anong pinagdadaanan mo. Ang alam lang nila, manghusga ng kapwa. Tama. Maraming nakakagawa ng masama, makaraos lang sa buhay. Tapos magpapakamatay ka? Kaya napakahalaga ng buhay. At walang binigay na pagsubok ang Diyos kung alam niyang hindi mo kayang solusyonan. May suggestion ako. Have faith in God. Yan. Si, ano to eh? Teka lang. Pangalan may niya. Pangalan to sana eh. Salamat Shane, sa Shane encouragement. Ng Pasig. Shane, thank you sa encouragement mo sa mga nangailan. May suggestion ako sa mga gusto magpakamatay. Kayo ay pumunta ng PGH. Hindi, sa totoo lang ho. Pumunta kayo sa ward. Sa ward section. Tingnan nyo ho yung may mga sakit doon. Kung ano-ano aparatong nakasaksak sa katawan. Para lang ho mabuhay. Yung mga pamilya ho, kahit hindi na ho nagsasalita yung nakahiga sa kama. Yung mga pamilya, nagtitinda na ng kung ano-ano, bahay at lupa ng damit, ng lumang damit, makasurvive lang yung kamag-anak nila, tapos kayo magpapakamatay kayong healthy-healthy. Eh kasi nga mamataan niya, yung mga ganito klase ng tao, selfish. Sa inyo, mana kayo. Totoo lang ha, kasi kung totoo talaga, kung mahal talaga ni Daisy ang magulang niya, hindi siya magpapakamatay kasi imagine mo magkano ang gastos ng ospital. Per day, magkano ang per day niyan. Ibig sabihin, hindi niya inisip yung magulang niya kung saan huhugot ng pera para lang mapang ospital sa kanya. Bugat akong to. Miss Tanya, tinamaan ako sa kwento, mahal ko po ang pinsan ko, si Flip po ng Caloocan. Ooh! Alam mo yun ang mahirap kapag hindi kayo nagre-reunion eh. Hindi, kapag ano naman, ang bawal naman sa Philippines, yung fourth, ano diba? Yung fourth, ano ba yun? Walay ko, basta pag pinsan, wala na. Kaya pag pinsan buo, pag second, pwede na yan. Ako second cousin, naging ano ko yung ex ko. Naging ano mo? Naging asawa ko. Ay, talaga ba? Second cousin kami. O, pero pag first, yun talaga, bawal. Basta ako wala. Marami naman dyan eh. Kasi sa Cavite, isang pisa eh. Isang barangay, magkakamag-anak. Isang pisa eh. Talaga? Oo, isang pisa. Yeah. Ay, naku, tumigil kayo, umayos kayo. Ayun, up to the fourth civil degree. Pag first cousin yun, bawal. Oo. Pag, yun, sayang naman. Ay, naku. Sabi dito may nagtatanong dito si Kuya John ng Antes Taxi. Christine, anong tawag dun sa anak nila? Bunsong kapatid o anak na bunsong kapatid? Huwag din akong problema. Alam mo, yan ang tanong ng taong bayan. Pati sa Twitter may nagtatanong, so anong tawag sa anak nila? E di anak pa din. Bakit yun ang problema nyo? E di bouncing baby girl. Oy, batingin ko lang, Mama Christine, nakikinig kami ni Michael at Neneng. Sabi niya, don't find solutions, let solutions find you. Sabi ni Mama Jam Garcia. Sabi ni Lian Kathleen De La Cruz sa Twitter, si Daisy, kung magpakamatay, parang mamamasyal lang sa park. Diba? Nakakaloka. Parang bili tayo ng suka. At saka ano siya, talagang ano siya, Mama Tanya, yung parang Esperada. Dictator ba tawag doon? O dominante? Dominante kung baga sa isang relasyon siya yung dominante, siya yung palagi may proposal. At yung proposal, lagi namang ina-approve ng employee, ng boss. Yung, dapat mga lalaki, meron ko din kayong bosses, mag-decision din kayo diba? Ng inyo. Hindi kayo sama na sama. Yes, kung tara mag-motel, sige po. Kakaloka. Anyway, makinig naman tayo ng mga voice message. Oo, galit na galit tayo. Pakinggan po natin yung voice message para makahinga naman tayo sa galit. Oo. Si Tetsuya Kun, pasok. Walang murahan. Ay, may nangyayari, may cycle na nangyayari. Ay, salamat. Kahit wala tayong gawin. May mga bagay talaga sa kabisyon. Ang ganda ng boses natin. Thank you. Na-appreciate namin. Ikaw na nga, ay, tunog lahat. Ito. Si Akina Heartbreaks Anozla Equiral. Equiral. Pasok. Hi, magandang nahalip mo, Miss Tanya, Miss K. Opo, tama po yun. Bakit nga naman, di ba? Yung iba, alam nang mali, pumapasok pa rin. Pero yung iba kasi, gustong itry kung magbo-work or hindi. Mali lang naman yan kapag yung pinasok mong relasyon, yung may asawa at magiging kabit ka lang, di ba? Sobra naman yun. Huwag ganun. Maghanap kayo ng mga taong single. Oh, yun lang yan. Maghanap lang isang single. Ito si Tetsuya Kun. Pakinggan na si Tetsuya. Parang iba ka na lumande. Yan yung kanina eh. Ah, siya ba? Ano ba naman yun si Kuya? Habi niya mag-record, ha? Sabi ko, Tetsuya Kun. Parang narinig ko na yun Sorry. Iba yung spelling. Sabi ni Annalyn Glimutea Rondaris. Ay, Tanya. Ang masasabi ko lang, ay nako ate, alam mo nang mali. Sana hindi mo na lang tinuloy. Sana ginamit mo na lang isip mo. Na alam mo nang magpinsan kayo na yun, tinuloy mo pa. Tapos ngayon, magsisisi ka sa bandang huli. Wala na. Ano pa? Inunan pa kasi yung pag-alandi mo, diba? Sana iisip mo nung sa umpisa pa lang, mali na, dahil magpinsan kayo. At sana ginamit mo yung isip mo na maraming masasabing mga tao sa inyo.
Yun lang po. Magandang araw. Ate, saan galing yung Tiger Tiger song mo dyan? Mag-ano siya? Pero wala kami pinapatugtog na ganyan ngayon. Baka, ano, yung MP3 niya, grabe ka naman. Matapos makinig yung, yung kabilang story yun, grabe ka. Matapos makinig ng, ano, ng drama, ay mag-MP3 na ako. Mahusay. Mary Ann Alcansare Fije, pasok. Dang hapon, Kristendera, saka Tanya Chineda. Ang isang pagkakamali ay hindi dapat sundan pa ng isang pagkakamali, katangahan yung magpakamatay, abay, palakihin ng maayos yung magiging anak, para naman may maganda magiging kinabukasan yan, hindi maging katulad nyo. At saka, kasalanan din naman ng nanay mo, Daisy, bakit hindi pinagtapat ka agad na magkapatid pala kayo ni Phil? Ay, ayan, tingnan mo tuloy, nagkalabo-labo ng buhay niyo. Magandang hapon po. Alam mo, Mama Tanya, hindi ko nakikita na kasalanan talaga ng nanay. Alam mo kung bakit? Bakit? Una pa lang yung pinsan pa lang bawal na eh. Magkapatid pa kayo. Hindi, yung pagtatapat na moment eh. Eh, wala, wala pa rin. The mere fact na alam mo na magpinsan na kayo, hindi na dapat eh. Dapat dun pa lang eh. Diba? Wala na ba siya mahanap na lalaki? Thank you, ate. Pero na-appreciate po namin, ate. Yung ayoko, salamat, niyo. Ate Mary Ann. Si maganda yung sinabi niya. Pa, thank you. Si Omar Makalintal. Pasok. Aray. Tandaan niyo, ang mali ay hindi pa pwedeng maging tama. Kaya nga mali eh, diba? Mali. At kaya nga tama, kasi nga tama, diba? Ito na lang ang isipin niyo. Kahit kailan, hindi mo mapaghahalo ang langis at ang tubig. Yun! Tubig at langis! Tubig at langis! Parang yun ang gusto ko i-play nga. Tubig at langis! Isa pa dyan. Sabi naman dito, ay sige nga, voice PM, message pa rin. Sayang ngayon, dami nagsisend mga first-timer. Oo, patay tayo sa patay provincial. Tayo. Oo, tayo tayo Ray na. John Tilano. Ray! Ray! Hi, Christine Dera and Tanya Chinita. Gusto ko lang batiin yung mga friends ko po dito. Sorry, pabate. Reaction po kay... Hanap tayo ng ano, reaction po yung gusto namin. Pero huwag na mamataan niya, overtime okay na tayo. Maraming salamat sa mga nagsiganap, Daisy Rakitera ng Love Radio Manila. Nagsiganap din. Phil Diego Bandido ng Love Radio Manila. Mother Laika Barisa, Love Radio Manila. At Karen Shaiti Saipo ng Love Radio Manila. Mula po sa napakagaling na panulat ni Krishna Senga, sound engineer Jason Sagun, musical scholar directed by Missy Hista. Oy, maraming salamat siya sa mga hindi pa rin makapag-move on. Don't move worry on kay Tanya Chinita, hanggang 3 PM pa siya magbabasa ng komento. Si Christine hanggang 4 ho yan sa Love Radio. Corrected by Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Nagkapiling na nga pang nag-iisang DJ na Mike K. Christine Dera po mula, sa Love Radio Manila. Mula naman po sa ESFM Manila, DJ po na may T. Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin ko sumisyon. Isang upuang isang dramahan. Upuang iyakan, isang upuang yamutan. Kapag kalauna na, drama na! TLC, the drama special. Interactive. Involve ka dito.